tapos? At ganun siyang malumanay magsalita. Ikaw, sinong boboto mo sa eleksyon? Utang inang Bongbong Marcos ako. Bakit Bongbong Marcos? Huwag kayong tumok. Itatakwil ko kayo kapag hindi nyo binoto yan. Si Bongbong Marcos, when he was senator way back 2012, namit ko siya in person, nakamayang ko siya. Kung ano yung nakikita nyo siya in person, yun din siya. Sa likod ng tao, sa harap ng maraming tao, kasi kala mo po kung bakit. Nakiusap ako kay Kuya Edmond. Ito si Kuya Edmond, PC ito. Dati siyang security sa Malacanang ng mga Marcos. Matanda na ito si Kuya Edmond. Tatay-tatay namin sa Camp Krami. Kuya Edmond, idol ko to eh. Ilapit mo nga ako sa kanya. Nag-alisan na yung mga official doon, mga general. Kinuha yung kamay ko ni Kuya Edmond. Nilagay ako sa likod ng van. Ang pangalan talaga niya, alam mo ano? Tanungin nyo. Ano? Bongit. Bongit? Oh, Sir Bongit. Bakit? Yan ang palayaw niya. Bongit. Sir Bongit? Oh, doon mo nalaman. Ang tunay na palayaw niya, hindi Bongbong Marcos. Bongit. Bongit. Eh, nangingilabot ako. Oh, ano sabi ha? Ni BBM? Hindi. Nilapitan muna ni Kuya Edmond. Nag-Ilocano sila. Eh, sa pagkakaintindi ko, parang idol ka nito sir. Police din natin to. Sabi, naka-uniforme pa ako eh. Nung lumapit ako dyan eh. Tagal mo magkwento. Sinuduwa ko, sir. Ah, ano pangalaw? Tinigay na yung bed ko, Mitra. Oh, tingin ka mag-anak mo si dating Ramon Mitra. Ah, hindi po, parang kapito ko lang. Siyempre, kalaban niya yun eh. Pinipilapan yun eh. Baka may muna sir, picture sir. Picture mo, napakalambot ng kamay. Ay, ganito lang kasi kalaki oh. Hindi ako nagkamali. Ito. Oh, patangkad ako dyan. Ha? Oh, anong? Nung, tanong mo ko sa kami nagpicture. Binuksan lang yung van eh, van ng dala niya, binuksan. Bumaba siya. Kasi kinamayan ko siya eh. Bumaba siya, di siya. Bumaba yung tao. Sina Dotto, picture kami. Pero pinaunlakan niya ako, si Kuya Edmond kasi, tao nga niya dati. Tapos? Rebulyado, Apilidos. Bakit nagustuhan mo si BBM? Kasi, ito, bihira ito. Sa harap ng maraming tao, malumanay siya magsalita. Kahit walang tao, malumanay pa rin magsalita. Kasi nakabukas yung pinto, hinihingi niya yung tawag ko sa security niya eh. Nakikisuyo. Kitang-kita ko siya. Yung tawag niya, papunas sa pawis eh. Walang alcohol din siya. Ganun siya, hindi ka tulad nila rupa. Pumunta mo doon, i-upload ka. Tapos? At ganun siya, malumanay magsalita. Ikaw, sinong boboto mo sa eleksyon? Utang inang Bongbong Marcos ako. Bakit Bongbong Marcos? Huwag kayong tumok. Itatakwil ko kayo kapag hindi nyo binoto yan. Bakit Bongbong Marcos? Ay, buhay ka na ba ng martial law? Yes! Bakit? 7 o'clock ng gabi. Nandun na kami sa loob ng bahay. Kasi lagi sinasabi ng nanay namin, pumasok na kayo, martial, curfew na. Wala nang bata sa labas. 7 o'clock ng gabi, wala na. Pagdating ng mga 10, sumilip ka uli sa bintana, may makikita ka nung mobile ng Philippine Constabulary, Philippine Marines, INP, bawal na bawal ang hikaw. May hikaw ang lalaki, dampot ka. Yung mahabang buhok, gugupitan ka on the spot. Grabe, totoo? Totoo yan. Napaka-disciplinarian pala naman. Sinuspend nila yung habeas corpus o yung ibig sabihin ito, warrantless arrest. Well, yung arrest na yun ang wala kang warrant. Alam yan. Napakaganda. Paano itong nakasira sa bansa ang Marcelo? Bakit nabulag ka din ba sa media? Oo. Way back 1916-18 ako. Oh. Siyempre, mga teenager kami, mga bata-bata kami, ganun-ganun kami. May mga tali pa ako dito sa ribo, no? Akala namin talaga napakasama. Nagpulis ako, 1990. Ha? Sa schooling namin, lagi na lang ang kalaban namin, insurgency, also known as CPP-NPA, number one, or yung MILF, Baksa Moro, yan ang mga kalaban ng Pilipinas, di ba? Bakit hanggang noong na ngayon, yung pa rin na tinuturo sa mga nagpupulis, CPP-NPA pa rin. Kasi hanggang ngayon, problema pa rin ng bansa ang CPP-NPA. Tanong, sino nagbuo niyan? Sino? Eh sino ba? Putang inang Ninoy Aquino na yan, na nakagay sa 500 natin, na ginawang bayanin ng mga animal na yan. Nagigil ako sa kanila.
galit na po ang dada ng Pilipinas. O paano siya naging bayani? Mga pakyo kayo, mga dilawan. Yeah. Dito ako nakatira sa Quezon City, punta kayo dito. Putang ina nyo. Yeah, galit na. Ha? Paano siya naging bayani? Ha? Kinasuhan siya ng kinasuhan siya, convicted siya, Tricia, kung alam mo lang. Si Ninoy Aquino, convicted siya ng sedition. Ha? Treason. Alam mo ang penalty sa kanya? Penalty of death. Ha? Binabalang sa kanya ni Marcos. Alam mo ginawa sa kanya? Pinagamot pa siya. O paano siya mapapatay ni Marcos? Pinagamot nga siya. Dito pa lang may sakit sa puso. Di ba dito pwede siya irampa sa kampakinan doon? Nakakulong yan. Paano siya mapapatay?